Gimong. Okay na ba ang buhok ko? Pwede na, pwede na. Itong balat ko, maputi na ba? Edit na lang natin yan. Oh my God! Yo, what's up mga kamods? Ako nga pala si Marjunel Bakud ng Modworks. At ang... Takat mo! At ang pag... May nakakat ka ulit! At ang pag-uusapan natin ngayon at ituturo ko sa inyo ay ang tamang proseso, ang step by step na... Buta na! A few minutes later... Eventually... Yo, what's up mga kamods? Ako nga pala si Marjunel Bakud ng Modworks. At ngayon araw kasama natin si Boss Chichi. Yan, at yung sa kanya eh... Nagpapapintura siya ng Versys 650. Abangan nyo sa next vlog namin yan mga kamods. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba ang procedure o ang step by step ng pagbabuff. Pak! Ito po. As you can see guys, ito na po yung mga finished product natin na fairings. Po, makikita nyo naman po eh, sobrang ano na siya, kintab na po. Pero pag lalapitan nyo po, may makikita po kayong mga dumi. Di naman po natin may iwasan yan kasi, ayun po, wala pa tayong paint booth. Ito po, makikita nyo rin po yung may tulo po siya. Hindi po natin may iwasan yan kasi, hindi naman po tayong perfectong pintor. Tao man, nagkakatulo. Ano daw? Ano yung chi? Wait lang, gumagawa ka naman! So guys, ito yung mga gamit ko sa pagbabuffing. Una, itong 2000 grit na liha. Second, itong rubbing compound na 1000 power gloss. Susunod dito guys, eh, itong 3000 naman. At ang last natin guys, itong sealing wax. Ito guys, meron akong 1-2 dito. Hindi naman namin necessarily na ginagamit to, pero sa may mga tulo, kung may natuluan man kayo, ito, ginagamit ko. 3M, baka naman. Uy, omega to. Uy, omega to. First step ay ang pagliliha o pag-aalis ng last coating o kung saan may duming dumikit o may tulo. Kung may mga di inaasahan na nagkaroon ng run o tulo, gagamit tayo rito ng 800 at 1200 na liha. At tatapusin natin ito sa 2000 grit na liha. Tandaan, dapat alam nyong ilang coat ang naibuga dito. Dahil kung manipis lang ang last coating, may tendency na maisagad nyo sa part ng base at uulitin nyo ulit itong bugahan. Bakit ba ginagawa ang buffing? Gagawin lang natin ang buffing sa mga pagkakataon na number 1, may ripple sa last coat at gusto nating mapalabas ang flat even surface na kung saan makukuha natin ang mirror finish. Number 2, may mga duming dumikit sa huling buga. Number 3, may mga run o tulo sa last coat ng pintura. Number 4, kung may light scratches o mga nagasgasan dito. So, ito na nga po yung kakaliha natin ng 2000. Ito yung 2000 grit, ganito po yung gamit namin. Yan yung first step na gagawin nyo. Kailangan, pagkatapos nyo maliha is, ayan, dull. Magiging dull yung kulay. Ordinary lang po maging dull yan kasi tinanggal natin yung first layer niya. Ayan, dapat maging dull muna siya at matanggal yung first coat ng top coat. Not necessarily na alisin nyo yung top coat. Binabuff lang natin yan kapag may mga dumikit na dumi o gusto natin matanggal yung ripple niya. Ayan, tingnan nyo maigi. May mga fine lines siya ng liha. Matatanggal yan kapag gagamitin nyo ng ganito. Ito yung gagamitin natin. Magaspang pa to. Ayan, coarse. Yan yung first na gagawin natin na ilalatag para matanggal pa yung mga gasgas niya at maging mirror finish. Ayan. Tapos, sa mga ano naman, mga tulo, katulad nung usa nakita nyo dun sa sinabi ni Junel na
hindi naman perpekto, hindi nyo maiwasan na magkakatulo. Pero matatanggal nyo yan kung gagamit kayo ng 800 na liha tapos 1,000 liha hanggang matanggal nyo yung makapal na tulo. Ayun. At isa pang dahilan kung bakit tayo nagbabuff, dahil lalo na kapag open space, hindi nyo maiwasan na may didikit na dumi. Ayun. Para matanggal natin yung mga duming dumikit pero hindi bumaon sa mismong tapkot. Once na bumaon yan sa mismong tapkot, kailangan nyo ulit lihain yan tapos tatapkutan nyo na mas maayos. Kasi once na bumaon na yung mismong yung dumi, mahirap na siyang i-buff actually. After nito, ipapahid natin tong 1,000 power gloss buffing rubbing compound. Ayan, rubbing compound gamit ang fiber cloth. Papahid yan. Pwede rin yung fiber cloth mismo yung ipang-rub nyo dito hanggang puminang. O kung meron kayong buffing pad, mas maayos. Pero kung wala kayong buffing pad, pwede kayong gumamit ng tela, fiber cloth, at ikikis-kis nyo yan hanggang kuminang ulit. After, kapag kuminang na siya, final step, the next step is gagamit kayo ng rubbing compound, finishing compound na fine. After that, pwede nyo nang ilatag o gumamit kayo ng sealing wax. Hello guys, I'm back again. At tapos na po nalilia ni Kuya Mong tong fairings ng 2000. So guys, ginasgas niya tong para matanggal yung mga dumikit na dumi. Kaya naman ginagasgas kasi to guys, para matanggal lang yung parang first coating para may para mas mapakintab pa natin ng gusto. So guys, kita nyo na to, dal na siya. Yan. So after nating maliha ng 2K yun guys, ng 2K grit na liha, itong next na step, paggamit ng rubbing compound na coarse. So guys, sisimulan ko na ang pagra-rub ng fairings. So ang gamit ko ngayon guys is pranela na tela. Yan, kita nyo guys. Meron naman tayo mga choices na mga pwedeng pang punas, ganun guys, fiber cloth na mostly nabibili sa mga mall, pero pricey yun guys. So ang gamit ko lang ngayon itong pranela lang. Tapos kung gusto niyo naman padali yung buhay niyo, joke lang, yung trabaho niyo, ito guys, gumamit meron kami nitong buffing pad. Kung gusto niyo lang na syempre guys, yung ibang nagsisimula lang na mga pintor hindi pa afford tong mga ganito. So ang lang namin guys ngayon, ito lang gamit ko. Pranela na nabibili. Nabibili diyan sa mga sa plaza, ganun lang guys. As you can see guys, medyo kumintab na, 'di ba? Kasi tapos ko na siya naliha ng narub nitong 1000 natin na rubbing compound. Course. Itong coarse, 1000 o kaya coarse. Ang next natin na gagawin guys, ilihain ko naman siya nitong 3000 o itong fine na 'to. Sabi dito final finish para mas kumintab, para matanggal din natin yung mga scratches nung liha. After natin mabuff gamit ang rubbing compound, dito na po siya ngayon. Ayan. Kung mapapansin nyo, makintab na siya pero may kikintab pa yan. Ang next na step natin is yung fine naman gamit ang 3000 fine rubbing compound. Saan yung 3000? After yung 3000, pwede ka na magsalamin sa fairing. Ayan. Gamit ito. Ang susunod naman is fine. Tapos after ng fine, same din na procedure, pupunasan nyo lang, sealing wax naman na. After yung sealing wax, yung choice of wax nyo na. And our choice of wax is turtle wax. Baka naman! Baka naman, turtle wax! Ito yung last procedure, ayan po. Okay, gagawin ni Pops Ginel na. Pero every turtle, every
Dito, every step o rubbing, papalit tayo ng tela. Kasi ganun tayo kayaman. Wow! Mayaman, mayaman. Medyo plan. Kasi ganda sa plaza. Ang ano yun, ang... Bakit ba tayo nagpapalit ng tela? Anong ano? Para hindi ma-contaminate yung anong ginamit natin. Kasi of course... Kasi course, tapos pag-alawin natin yung fine. Oo, yan. Okay mga kamods, pagkatapos na pahiran ng coarse rubbing compound at yung final na rubbing compound, finishing compound, is ito na siya. Ayan. So you can see, mirror finish na siya. Ayan, ganyan nga yung tab. Tapos ang last na ipapahid natin ay... Ang sa akin. Ayan, sealing wax. Ayan. Sealing wax or pwede kayong gumamit ng wax of your choice. What's up, Modworks? Once again, ako nga pala si Van ng Modworks. Ako muna mag-outro. Kasi kapag si Junel, kita nyo naman. Action! As you see... Action! Putang ina! Tama mo yung friend, huwag mo lalagayan ko yung friend! Okay. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. So yun, baka parbangon no malpasun. Kaya ako na lang. Oh, kita nyo, nagtaraok pa yung manukon. Talaga parbangon na yun. So syaklatan, piagaw tro. Tapusin ko yung vlog na to sa pag-shoutout ng mga followers natin sa YouTube. So yun. Ito lang, hanapin ko lang. Shoutout kay Kuya Ral Michael Carag, kay Mark De Los Santos ng Tugs Motovlog. Shoutout din kay Gino Roy Ahmad Camprodo. Camprodo. Shoutout din kay Motolex TV, Rona Ambelio, Dennis Lanzon, Bogsi 24, Sabrina Tumbali, at yun na. Tapos na. Kung meron kayo suggestion, suggestion na lang. Question. Kung meron kayong suggestion o shoutout, comment down below. Isang mga nagtatanong guys kung saan yung location namin. We are located at Tuguegarao City, San Gabriel Village. So kung hindi nyo po mahanap, pwede nyo pong isearch sa Waze, Google. Just type in HQ1 Tropang Mochi as in TROPANGMODA.
C-H-I-E. May Ilocano kayo? Okinayo. Okinayo. Pangasiyo, Mat. Mag-subscribe kayo, Mat. Can like and share. Kung may natutunan kayo, kahit papaano, subscribe and hit the notification bell. Like and share. So guys, next vlog natin ay XRM125. So ituturo ko dito kung paano nga ba yung balance at ano yung magiging epekto sa ating motor. Abangan nyo rin tong rebuild namin dito sa Kawasaki versus 650. Ay, astig no.